Pupunta na naman sila sa ospital, magte-therapy. And then, nakaapak doon sa putik, sabi daw ni Umboy, hay nako. Yan, inugasan ni Karen. Maulan kasi guys, today, simula kanina, ayan, putik na naman, puro ulan. Ay nako po. Ay nako, bago makapag-vlog ng maayos, tagal. Nagligpit, nagturo sa mga bata ng module. Ngayon, pinapagbasa ko na sila kasi isang araw, isang module na yung ginagawa natin para hindi sila masyadong mahirapan. Tapos pinapagbasa ko na lang sila ng ano, ng note, ay yung libro nila. Kasi hindi pa sila masyadong nakakalimutan na ba yung mga babasahin. So, kailangan araw-araw na sila magbasa ngayon. Yung sobrang busy ka kasi, kaya hindi mo na, hindi ko sila natututukan dahil sobrang, alam mo naman, dami nating nilalakad ngayon. Kaya, ayan. Tinan mo ngayon, may ginagawa ako, tapos nagpa-vlog na naman tayo. Nagtutunaw ako ng asukal, yung gagawin natin day trip man, guys. Kasi si Papa kaninang umaga, naglagay na siya ng mga itlog. Nilagay niya na ng ibab tsaka condense. So ngayon, ilalagay na natin sa llanera. Magtutunaw lang ako ng asukal muna. Ay, grabe ang kabisihan na naman. Si Juliana. Kala mo, hindi buntis eh, no? So ayun na nga, balik tayo sa module, no? Yung pinag-uusapan natin. Hindi pwede na puro laro sila nung wala ako. Lunes, kahapon, basta wala ako, puro laro. Walang natapos na module kahit isa. Simula nung Lunes, wala. So ngayon, pagkakain pa lang ng umaga, pinag-module ko na. Hindi nakadalawa na, pangatlong module na. Sabi, mama, bukas na ulit. So ayun, tapos sige, bukas na. Pero magbabasa sila, hindi maglalaro. Dahil nga, maputik naman sa labas, hindi sila makakapaglaro talaga. Dahil sobrang putik and tawag dito na ulan-ulan, so hindi pwede, kaya ayan, mga nagmumudyo sila ngayon. Ay naku, grabe si Papa gumagawa nito, kaso ayun siya sa kalsada, kaya pinaako muna daw. Maliliit na yung gagawin natin dahil may lagayan na tayo. 15 pesos i-display natin doon sa kainan pagka nakagawa na tayo. Ito yung tira pa. Meron pang tira. Hindi pala, sakto yung ating ginawa. Ito na yung iba, nalagyan na 15, tsaka ito 50 pesos na. Pinuno na kasi namin, ay hindi naman masyadong puno. Pero, hindi na siya pang 30 na size, pang 50 pesos na. So, meron tayong 5. And, itong maliliit, lalagyan natin doon sa lagay natin na plastic pag naluto na. Tapos, naggagawa ulit si Papa ng malalaking llanera para dito sa tira. Marami pa to, oh. Dalawang batch. 16 pieces na egg. Tapos, dalawang condensed, dalawang ibap, and calamansi. So, ito yung ating batch ngayon na ginawa. Kulang asukal na pala yung ginamit namin. Kaya, medyo, ano siya, parang sunog. Pero, hindi naman. Mapula na kasi siya masyado. Tapos, nilagyan ng tubig ni Papa para daw hindi madaling masunog. Pag asukal lang kasi, nasusunog agad yung ano, yung ilalim, medyo mapait yung lasa ng leche plant. So, pag may tubig, di madaling matunaw. Pagkakulo, okay na. Tanggalin na sa apoy. Dito tayo kila Incheck. Bahay to nila Incheck. Nagpapalagay sila ng kisame. And, tatanungin natin kung magkano nagastos. Or ako na lang, kasi hindi yun magsasalita. Ako na lang magsasabi. Maya, yun sa camera eh. So, ito ay 3x3. Halos ka-size siya ng kwarto ko. Ay, kwarto namin. Yung sala nila, tsaka yung dalawang kwarto na 3x3, hinati nila dyan sa gitna. So, naging dalawa pang kwarto doon. Tapos, ito yung sala nila. Naglalagay pa ng isame. Ang nagastos nila dyan ay nasa 80 pesos. Halos 88 yata ang isa. Ng isang haba nung metal paring. Tatlong, ano pala yan? Tatlong uri. Yung metal paring na ganyan, nasa gitna. Nasa 88 pesos daw. Tapos, hindi ko alam kung magkano. Magkano yung arugenchik yan sa may gilid? May pang 100. Wala pang 100. Hindi niya alam. Ayan. Tapos, etong isa. Ini, human. May pang 100 yung mga ganyan sa gitna. Ayan, yung metal paring na tinatawag. Mas matipid siguro yung kaya sa kahoy. Dun sa kwarto, tapos na.
dalawang kwarto. Bali, ang nagamit nila na plywood ay 8 pieces. Doon ay 4 sa dalawang kwarto. Tapos dito sa sala, 4 din daw yung magagamit. Ang isang plywood ay 450. 450 check? Plywood? Yeah. 450 ang isa. 480 pa nga. 480? Marine ang tawag doon eh. Marine. 480 yung makapal. Medyo magandang klase yon. Kaya medyo mahal siya. Ayan. Iba-iba pala to. Yung ginagamit dito may clip pa. Yung nasa gitna. Clip. Tapos yung akin kasi sa amin. Ang ginamit lang puro ganito. Yung metal paring lang na to. Wala yung mga yan. Wala yung mga yan. Na klase ng metal paring. Yung parang paganyan L. Tapos itong isa. Wala niyan. Ito lang talaga yung metal paring na to na malambot. Kakaiba. Ito pa yung ibang plywood na gagamitin doon. 4 yan. 480 daw yung isa. Hindi pala 450. 480. So, mahal na klase ng plywood siya. Ganyan din yung ginamit dito sa akin. Marine. Na tinatawag. Yung nagastos niya daw doon na lahat-lahat metal paring. Hindi ko alam kung anong tawag ng iba. Pero sa akin, puro metal paring lang yung ginamit. Yung kanila kasi meron pa yung paganito, tapos meron pa yung parang maliit lang na pang lagay din sa taas. Iba-iba yung ginamit nila. Ang nagastos niya daw dun ay 10,000 yung mga materyales. Tapos yung bayad nila sa almost 10 lang ha. Almost. Wala pang 10. Ang bayad dun sa nagkawa, dun sa Kaysame, nasa 5,500. Grabe no? 15. So, inabot ng 15,500 halos. 15,000 yung kanilang nagastos sa pagpapakisa nilang. Parang yung sa akin dito, yung dalawang kwarto ko, 10,000 din yung nagastos natin dyan. Doon lang sa materials yun ha. Wala pa yung ano, yung mga bayad sa nagkabit. Kasi magkakaiba yung ano ko eh. Yung nagkabit noon ng nakaraan, merong arawan, tas yung itong isang kwarto, pakyawan na siya. Kasama na yung sa CR, na Kaysame, tsaka yung dito sa may paglabas ng CR. Tapos lahat na. Lahat na lang gagawin. Pinapakyaw ko na lang kasi parang natatagalan ako pag-arawan. Kaso, mabilisan lang nga yung paggawa. Yun nga lang yun. Pero yung kanila, okay na. Nagpa-wiring din sila. Pinalagay na yung wiring kasi maglalagay na ng plywood. Wala pa yung wiring nung sala nila. Na ilaw. Nagpalagay rin sila ng ilaw sa mga gilid. Yung katulad sa kwarto. Yung bawat gilid. Bawat kanto nung sala, merong nakaabang na wire. Ganyan din yung sa kwarto dito. Pinaabangan ko lang din. Pero wala pa naman kaming ano, nabibili na panglagay. Yung dala ko na galing sa ibang bansa, ano siya, hindi siya pwede dito. Walang lagayan. Walang receptacle. Walang ganun. Walang ganun na kaming mahanap dito sa Pilipinas. Siguro sa ibang bansa lang meron nun. So, ayun. Ito na pala yung ating light strip on. Mamaya pag malamig na, ilalagay ko na doon sa mga lagayan niya. Yung ating binili na plastic na lagayan na maliit na cup. Na may takip. Buti nga nakahanap tayo ng ganun. Ito pala yung room. Bumalik na naman ako. Ito yung room na pinakisamihan nila. Nilagyan nila dito ng space. Hindi dikit yung dingding. Ayan, may space yan dyan. Para yung hangin. Para hindi masyadong mainit dito. And pag nag-aircon sila dun sa kabila, isa na lang. Doon na lang sa kabila. Ditatagos na yun dito. Sa kabilang kwarto. Para yan sa kanya. Ang only girl ni Enchik at ni Ate Nene. Tapos ang nagamit dito ay tatlong plywood na ayan, tapos dun sa mga gilid, mga putol na lang. Dito. Ayan. Dito na lang. Dito sa kabila, wala. Walang putol. Kasi diniretso nila yung tatlo simula dun sa kabilang kwarto hanggang dito. Tapos yung kulang, nilagyan na lang nila ng maliit na ganyan. Tapos yung wiring dito pala, nagas nila 13,000. Dun lang yun sa ano ha. Sa materialis lang lahat yun ha. Yung mga wiring na yan. 13,000. Buong bahay naman na yun. Tapos yung dito sa pagpapalagay nito, kasi bagong lagay lang din to, yung pagpapalagay na anong tawag dyan? Kalimutan ko na, division. Division ng kwarto ay kanina ito, yung pinagawa nyo dito, 8,000 yung bayad nila doon sa gumawa, tapos ang materials nila 6,000 pesos. Lahat na yan, ito, tsaka yung pati finishing, tsaka yung divider dito, ayan.
6,000 yung materials, 8,000 yung labor. Mahal mo paggawa ng bahay, no? Katas ng kanilang pagbababoy, guys. May dalawa silang inahin. Tapos, yung pag nanganganak, tapos, bibenta nila. Tapos, ayun, ganun. Umiikot sa ganun. So, every 3 months, di ba? May nabibenta sila. And then, ayan, nagpapagawa. Ang tagal din, ah. Ang tagal din bago makatuloy-tuloy yung pagpapagawa nila. Ganyan talaga. Kesa naman, ano, kesa naman wala kang simula, wala ka rin tatapusin. So, ganyan. Pakunti-kunti. Pakunti-kunti. La, sige. Ang dami niya talagang alam. Ala, galing na. Nagbabalance din siya eh. Nagbabalance din eh. Ay, nako, gabi na. So, mag-isip na tayo ng ulam. Ito para kay Brother Umboy na malapit na ang birthday. February 6, guys. So, mga nanonood yan ng mga katrabaho niya. If may time kayo sa Sabado, punta kayo dito. Magluluto kami ng merienda. So, ito, broccoli, cauliflower, lagyan natin ng green peas, igigisa lang yan, saute sa olive oil. And, lalagyan pa, ano pa bang gulay lalagay natin? Yan na lang muna siguro. Yan yung ulam niya mamaya. May mga ano siya, guys, sa loob. Insektong kakaiba. Kaya, ibababad muna natin sa tubig para malunod. Mga uod na nakabalot pa sa ano, sa soup, sapot. Kakaiba yung insekto na yun, ah. Ito, kalahati lang. Maganda rin 'tong mga beans na ganyan, green peas. Maganda rin daw 'yan sa mga baradong ugat niya sa utak. Ay nako. Gabi na rin sila nakauwi, hindi ko na naano at nandoon ako sa kabila. Umuwi pa lang ako ngayon. Nandito na pala yung resulta ng ating mga lab test. Nung kahapon ba ako nagpa-lab test o kahapon? Kinakuha ko na sa kanila kasi pupunta rin naman sila ng BMC, 1 PM ang pwedeng kumuha ng lab test results. So pinakuha ko na kay Karen. And then dyan, eh hindi naman ako marunong magbasa ng mga ano, mga nakalagay doon. So yung mga number na yun, sinesearch ko. Pero yung isa sa, yung sa juice, yung sa blood sugar level, sobrang baba, nakalagay yun doon. L, siguro low yun. So ayun lang yung na-ano ko, nakita. And yung, alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman yung blood type ko. Type O positive ba? Tama ba? O plus. Ayan, type O, blood typing ko, type O plus pala. Ano ba itong mga to? Ayan. Yun, so, sino dyan mga type O plus? Pareha tayo pala. Ano ba yan? 31, magta 31 years old na ako. Ngayon ko lang nalaman yung aking, ano, type ng dugo. Ay, naku. Kung hindi pa ako nagpa-examen, o, diba, may advantage din yung nagpapa-examen ng mga ganyan-ganyan. Kasi makikita mo, diba? And buka, ay sa Monday na pala yun, ipapasa yung mga test na yun. By Monday. Play mo muna, piglinigan. Ay. Charam! Healthy dinner for our dinner. Healthy dinner. Healthy food for our dinner. Mixed vegetables with ang tawag dun? Sardinas? Hindi sardinas. Yung tuna. Nilagyan ko ng tuna. Ayan. Sige, kuha ka na kay Jelly. Yan lang kaya kainin ko nung walang kanin. Na. Sarap. Kain, guys. Ay, naku. Ayan ko na yung vlog. Tapos lang namin mag-dinner. Kira ni Jillian, oh. Hindi na naman naubos. So, ako na naman ang mag-uubos niya. Ay, naku. So, ayun na yung vlog natin for today. Salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe. Tulog na yata si Umbuya. Hindi nyo nakita sa vlog na to, no? Yung kaninang umaga lang. Bukas na lang. Layas ako eh. Nandun ako sa kabila. Tsaka maulan. Hindi ako nagpupunta dito. Kanina kasi pagdating nila, parang natulog siya yata. Tapos bumangon nung kakain na. So, hindi ko na naisama sa vlog natin. And kanina, pagdating ko, nagluto pa ako ng ulam. So, ayan. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, ha? Ha? Bye-bye! Bye-bye. Kasi kailan nandito, walang iba. So, habang nag-i-edit ako, wala daw siyang babay. So, ayan. Bye-bye na. Bye-bye! Okay, Gabi. Mababay ka man. Baka masabi ka, may ka man. Bye-bye. Bye-bye na.